Sa ating tatalakayin po nitong gabi, we are now beginning a new chapter in the book of Romans. Napag-aralan po natin last week that the book of Romans chapter 13 ay nahati po sa dalawang bahagi. It is divided into two sections. Romans 13 ay tumutukoy po sa ating pakikitungo towards government, that we are to submit to the government sa mga bagay lamang na nakakabuti. Nang ibig sabihin yung mga bagay na hindi lumalabag sa utos po ng Diyos. And then, yung ikalawang bahagi naman po ng Roma 13 is that may utang po ang bawat isa, hindi lamang po sa mga tao sa labas, pero mas lalo na po sa mga tao sa loob. Nang ibig sabihin, ang utang po natin sa bawat mananampalataya ay hindi po natatapos. Sabi nga po ng Biblia, owe no man anything except love towards one another. Now, yung pinakatema po ng ikalawang bahagi po na yan in Romans 13 ay nagpapatuloy pa rin po hanggang Romans chapter 14. Kasi yung ating babasahin mga kapatid from Romans 14 verse 1 ay umaabot po ito hanggang Roma 15 talatang 1 hanggang talatang 7 or masasabi natin hanggang talatang 11. Nang ibig sabihin, Romans 14 and Romans 15, ito po yung pinakasentro, ito po yung pinakapuso, ugat, kung bakit po naisulat po ni Pablo ang Book of Romans. Dahil nga po, the church in Rome is made up of Gentiles and Jewish Christians, at posible po na sa araw po ng Pentecostes, nung buwaba po ang Espiritu Santo at pinuspos po niya ang 120 disciples, nung kumalat po ang Ebanghelyo, according to Acts chapter 2, may mga dayuhan po na galing po sa Roma, may mga dayuhan po na galing po sa mga ibang bayan, o masasabi po natin mga ibang lungsod. At nung narinig po nila ang Ebanghelyo, dinala po nila itong magandang balita sa kani-kanilang mga lungsod o bayan. And therefore, there might be a great possibility that yung mga dumayo po in Jerusalem during that time na mula po sa Roma, when they heard the gospel, dinala po nila ito in the city or province of Rome. And therefore, masasabi po natin, majority ng mga sumusunod po, mga Kristiyano in Rome, ay mga Hentil. Majority are Gentiles. Gayunpaman, there's also evidence that hindi lamang po mga taga-Rome ang Gentiles, pati na rin, we could say, mga Jewish Christians. So all in all, nung naisusulat po ni Pablo ang aklat po na Roma, what he had in mind are two ethnic groups, mga Jews and Gentiles. Kaya kung natatandaan po natin, in the very first chapter of Romans, sabi po niya, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. And then nagbanggit po siya ng dalawang ethnic groups, first to the Jews and then to the Greeks. Bakit po niya nasabi po yun? It's because chapter by chapter, from Romans 1 hanggang Romans chapter 13, kitang-kita po natin, may mga letters and chapters na tumutukoy po sa mga Gentiles at may mga chapters naman po na tumutukoy po sa mga Hudyo. So dahil po sinabi ni Pablo sa ating huling pag-aaral in Romans 13 na ang utang po natin na hindi natatapos ay ang pag-ibig para sa mga mananampalataya, ngayon, nagkaroon po ng problema kung bakit po naisulat po ang Book of Romans. At ano po ang naging problema? Nakikita po natin dito in all 23 verses of Romans chapter 14 na ang problema po in this chapter is passing judgment towards one another. Hinahatulan po ng mga mananampalataya ang kanilang kapwa mananampalataya. Now, in the Bible, overall, na makikita po natin, may mga iba-ibang klase po paghatol. May paghatol po ang Diyos na makatwiran. May paghatol po ang Diyos na makatarungan. May tinatawag po na hypocritical paghatol. Tulad po ng mga ginagawa po ng paraseo, kung saan sinabi po ni Kristo, judge not that you be not judged. Sapagkat ang sukat ng ating paghatol, ganoon din yung sukat na ihahatol ho din sa atin ng Panginoon. Bagamat na ang paghatol po is not sinful, pero may paghatol na tinutukoy po ni Kristo that is sinful, tulad po ng hypocritical judgment. Nang ibig sabihin,
Humahatol ho tayo sa ating kapwa when we ourselves is much more worse sa ating kondisyon o katatayuan. For example, tulad po ng mga Hudyo na nabanggit po dito in Romans chapter 2, kung ating po saglit babasahin, meron isang masasabi po natin mabigat na mensahe po si Pablo sa mga Hudyo na akala po nila sa kanilang mga sarili, mataas po sila dahil sa kanila ibinigay yung kasunduan. Pero notice what it says here sa Romans chapter 2, talatan 2, Roma 2, talatan 2. Ang katuruan po in regards to judgment first began in Romans chapter 2 according to the Jews. Sabi ho dito sa Roma 2, talatan 2, alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Verse 3, pero sino ka para humato sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mo malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. So here it says that yung mga Hudyo na may kasunduan, na may pinagmamalaki, we could say, sabi po ni Pablo, bakit ho tayo humahatol kung tayo mismo ay gumagawa ng mga bagay na pinagbabawalan po natin ang iba na gawin, pero yun pala mas malalaho ang ating ginagawa. Yun ang sinasabi po ni Kristo in Matthew 7 na hypocritical judgment. Yan ang gawain po ng mga Pariseo. Tinitignan po nila ang ibang tao tulad po ng mga hindi sumasang-ayon sa kanilang patakaran, and yet sila mismo ay mas malala pa kesa sa mga taong hinuhusgan po nila. However, may hatol na naman po na makatarungan ng ibig sabihin, hindi siya superficial, hindi siya surface level, hindi po siya hypocritical, kundi hatol na talagang nagmumula po sa salita ng Diyos at hindi po sa opinion. Tulad po ng sinabi ng ating Panginoon in John 7:24, do not judge according to appearance, tulad po ng ginagawa ng mga Pariseo, but judge a righteous judgment. Bakit po sinabi, do not judge according to appearance? Kasi ang ating mga mata, mga kapatid, cannot determine kung ano yung nasa loob po ng puso ng tao. Gayunpaman, ang mata ng Diyos, siya lamang po ang nagsasaliksik kung ano po ang nasa puso po ng tao. Bagamat sa panlabas, we assume that masama ho maaari ang ginagawa po ng ating mga kapwa, pero ang Diyos pa rin ang nakapagbabasa ng puso ng tao. Gayunpaman, yung righteous judgment na tinutukoy po ng Biblia is hindi gamit ang ating mata o opinion, kundi ang gamit po natin is the Word of God. And the reason why Word of God po ang kailangan po natin gamitin, because ang may karapatan lamang po humusga ng makatarungan ay walang iba kundi ang Diyos. At kapag ang salita po ng Diyos ang naging otoridad po natin, at hindi ang ating pananaw, opinyon, o mga nakikita na walang validation mula po sa Biblia, malinis po ang ating paghatol. Dahil ang paghatol po na yun ay hindi nanggaling po sa atin, kundi mismo sa salita ng Diyos. Kaya makikita po natin mamaya that yung paghatol po ng mga hintil na Kristiyano at ang paghatol po ng mga Hudyong Kristiyano laban sa mga hintil ay hindi po base, masasabi ho natin, sa hypocritical judgment, kundi they were judging each other based on three things. Number one, food. Number two, mga days. And number three, yung mga iniinom ho nila. Yan ho ang ating makikita. So kung sa panahon po ng mga Pariseo, they are judging yung mga tao based on hypocritical judgment, ang nangyayari naman po in the church in Rome is nakakawatak-watak po sila in unity dahil lang po sa pagkain, dahil lang po sa mga iniinom ho nila, at dahil po sa araw ng pagsamba to which the Jews may pananaw po sila, at ang mga hintil may pananaw din ho sila. So then, ano po ang nagiging solusyon ni Pablo para sa dalawang kampo po na ito in the Christian church upang magkaisa ho sila? Well, tulad nga po na sinabi po niya in Romans 13, upang hindi kayo magkawatak-watak, may utang kayo mga hentil, may utang din kayo mga Hudyo, na mahalin at ibigin ang iyong kapwa mananampalataya upang kayo'y magkaisa.
Kaya naman, kung sisimulan po natin ang Romans chapter 14, tignan po natin kung ano po ang nagiging problema. Sabi po sa Romans chapter 14, beginning at verse 1, sabi po niya, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Now, it's interesting, mga kapatid. Makapagtataka eh. And maaari maitanong ho natin. Kung ito po yung pinaka-heart and issue of the matter, kung bakit po naisulat po ni Pablo on Romans, here's one question that you might want to ponder on. Number one, bakit inabot po si Pablo ng 13 chapters, o sabihin na po natin 14 chapters, para lang i-address ang isyong ito? Bakit hindi na lang niya sinabi agad sa Romans chapter 1? Kayo mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayo mag-aaway-away. Huwag kayo magkakagatan. Huwag kayo manghusga sa bawat isa. Bakit kailangan muna niya ipaliwanag ang ebanghelyo bago po niya i-address ang issue? Because nais po niya ipaalam sa iglesia that the reason why nagkakaroon po ng judgment, pagkakahati-hati, disagreements to the point na hindi na po nagkakaisa is because nakakalimutan po nila ang kanilang pagkakaisa sa ebanghelyo. They are forgetting the most important thing that unites them. Hindi pagkain. Hindi po inumin. Hindi po yung days of observation. Kundi what unites both Jews and Gentiles is the gospel. At yun ang dahilan kung bakit po niya ipinaliwanag ang magandang balita from chapters 1 all the way to chapter 11 upang maunawaan ng mga Hintil at Hudyo that if they offer their lives as a living sacrifice to God, hindi sana sila magkakahusgan tungkol sa pagkain, araw ng pagsamba, o yung mga araw na itinuturing po nila na sagrado, kundi what unites them is the gospel. Tulad po sa ating church, mga kapatid, may mga ibang-ibang paniniwala pagdating po sa prophecy, pagdating po sa eschatology, may naniniwala po dito, may naniniwala po dyan. Bagamat may mga iba-ibang paniniwala concerning about the coming of Christ, but what should unite us is the gospel. Yun ang pinaka-importante po sa lahat. Bakit po? Dahil po pwede na magkawatak-watak po ang iglesia dahil lang po sa paniniwala of eschatology, pero kung hindi iingatan ang magandang balita, ang pinagkatalunan po nila ay walang kabuluhan in the sense, nagkawatak-watak po sila on secondary matters. Nang ibig sabihin, kung lahat naman po tayo naniniwala that Jesus Christ is coming back, pero nagkakaiba lang po sa timing of His coming, o posible, nagkakaiba-iba po sa interpretation ng Book of Revelation, is that a good reason para magkawatak-watak po ang iglesia dahil lang po doon? What unites us, tulad po na sinasabi po dito in Romans 14, is that namatay si Kristo, muli siyang nabuhay, at kung sino man ho ang sasampalataya at magsisisi sa kanilang mga kasalanan, ay bibigyan po niya ng buhay na walang hanggan. Pero ang nagiging issue dito ay, kami ang tama, magkawatak-watak na tayo, dahil ito ang dapat kainin. Ito ang tamang araw na dapat i-observe. Ito ang dapat inumin. So ngayon, nagkakawatak-watak po sila sa mga bagay that are considered non-essential but simply secondary. So may nabanggit po si Pablo dito, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya. Na anong ibig sabihin po ng mahina ang pananampalataya? Does this mean wala silang faith kay Lord? Hindi sila nagtitiwala sa Diyos? Wala silang pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus? Ang ibig sabihin po ng mahina sa pananampalataya involves two things. Number one, kulang sa kaalaman. At pangalawa, dahil sa kakulangan ng kaalaman, ang kanilang konsensya ay naapektuhan sa mga certain issues and certain things. Tulad po na ito, when you read the book of 1 Corinthians, may mga binabanggit po si Pablo mga mahihina ang pananampalataya. Pagdating po saan? Pagdating po sa pagkain at sa konteksto ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Dahil sa panahon po ni Pablo in Corinth, in the Greco-Roman era, usually ang mga pagkain po, bagi po yan ihain sa mga tao, ibinibigay at iaalay muna po yan sa mga Diyos-Diyosan. Pero nais po iparating ni Pablo sa mga taga-Korinto, para sa atin, dahil may kaalaman tayo tungkol sa tunay at buhay na Diyos, para sa atin, kahit ialay nila ito sa mga Diyos-Diyosan, it doesn't mean anything kasi tunay at isa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero dinagdagan pa ni Pablo, gayunpaman, hindi lahat ay may ganyang klaseng pangunawa at kaalaman. So, yung mga kumakain ng mga pagkain na masasabi po natin na maluwag sa kanilang konsensya sa pagkatanggap naman po nila na yung mga Diyos-Diyosan po niyan ay walang kakwenta-kwenta at lahat ng pagkain ay nagmula naman sa Panginoon, hindi nauusig ang kanilang konsensya. Pero habang sila'y kumakain sa harapan ng mga ibang kapatiran na walang ganong klaseng kaalaman, walang ganong klaseng matibay na konsensya, sila po ay natitisod. So yung mga natitisod, may kulang sa kaalaman tungkol sa mga bagay na ito na we could say na pwede gawin in the gospel. At yung mga malalakas naman ang konsensya na may kaalaman tungkol sa kalayaan po nila in the gospel, inaabuso to the point na natitisod po ang ibang tao. So yung mahihina po dito, masasabi po natin, may mga bagay ho sila na masasabi ho na kulang ang kanilang kaalaman patungkol sa konteksto ng kalayaan nila in the gospel. For example, si Apostol Pedro, kung natatandaan po natin, nagkaroon po siya ng pangitain sa Aklat ng Mga Gawa. May mga nakita po siya ng mga hayop na marurumi. At bigla po niya sinabi, kahit kailan o Diyos, ang mga hayop na ito na marurumi, ay kahit kailan hindi pumasok sa aking bibig. Pero meron pala nilalarawan ang mga maruruming hayop na yan. Ang nilalarawan po niyan ay yung mga hintil na ililigtas ng Diyos na itinuring ng mga Hudyo bilang mga marurumi. So sinabi po ni Kristo kay Pedro, huwag mo tatawagin ang mga bagay na nilinis ko na marumi. Because all that I have cleansed is no longer unclean. So dito nakikita ho natin, may mga bagay posible na yung mga mahihina sa pananampalataya na sa kanilang konsensya itinuturing pa rin marumi, pero sila ho ay hindi kumakain ng mga bagay na yan alang-alang po kay Kristo. Pero yung mga malalakas ang kanilang pananampalataya na nakaunawa na may kalayaan na po sila kay Kristo at lahat ng pagkain ay nilinis na, inuusig naman nila sa pamamagitan ng paghatol ang mga Hudyong Kristiyano in Rome na yung mga pinagagawa nila ay hindi naman katanggap-tanggap sa harapan po ng Diyos. So, ito po ay nagiging issue. Kaya sabi po ni Pablo, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina, the Jews, ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. So ano po yung pinagtatalunan? Verse 2, halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Meron namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Kumbaga sa ating kultura at henerasyon, nag-aaway ang mga carnivores at nag-aaway naman mga vegetarian. Nag-aaway po ang mga meat lovers at nag-aaway po mga tinatawag na vegans. Okay? So kung may mahilig na kumain ng ampalaya, meron naman kumakain po ng barbecue. Hinuhusgan ng kumakain ng barbecue ang kumakain ng ampalaya na hindi dapat yun ang kinakain niya, kundi ito dapat ang kainin niya. Hanggang nagtatalo na ang dalawa. At nawawala na ang pagkakaisa sa loob ng iglesia dahil lang sa pagkain. So ngayon sabi po ni Pablo, halimbawa may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaring kainin. Bakit po sinabi po yung salitang paniniwala? Kasi yung mga malalakas o itinuring malalakas sa kanilang pananampalataya o may malawak na pangunawa, ang kanilang paniniwala is that lahat ng pagkain under the new covenant ay nilinis na ni Kristo. Which is true. Totoo po yun. In the Old Testament, kung babasahin niyo po in your own time, ang chapter 11
ng aklat po ng Leviticus, napakarami pagkain na pinagbawalan. Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain po ng hipon. Bawal kumain po ng mga certain fishes that have certain scales on their body. Bawal ho yun. Pero yun pala, may nilalarawan ho yan na matutupad sa bagong tipan. At ngayon na pumasok na po ang bagong tipan, according to the Gospel of Mark, sinabi po ng Biblia, "All these things I have cleansed." So which means, kung ano man yung pinagbabawalan sa lumatipan, yung pa rin ang nasa puso sa mga kapatiran na mahina ang kanilang pananampalataya. So in other words, dahil nababasa po nila ang Leviticus maari, iniisip nila, pag kinain ko ito, nagkakasala ako sa Diyos. Now here's another question. Buha ba na ang Espiritu Santo sa panahon po na ito eh? Maaari maitanong natin kung sumasa kanila ang Espiritu Santo, bakit ganyan pa rin po ang kanilang kaalaman? Ito po ang sagot po dyan, mga kapatid. Hindi porket buwaba na po ang Espiritu Santo, lahat ng kaalaman ay nasa atin na. Kasi sinasabi po ng Biblia, "Grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ." Hindi porket sumasa atin po ang Espiritu Santo, eh alam na po natin ang lahat ng bagay. Kundi sabi ng Biblia, ang trabaho po ng Espiritu Santo is to teach us in all things. Ano po yung all things? In our progression bilang mga Kristiyano, marami pang ipinapahayag pa at pinapakita pa at inililinaw pa ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So maaari ang mga Kristiyanong Hudyo na mahihina po ang pananampalataya, in their hearts, bagamat mahal po nila si Kristo, umiiwas po sila sa pagkain ng mga karne o yung mga pinagbawalan sa lumatipan, alang-alang po kay Kristo. Pero yung mga masasabi ho natin malalakas ang pananampalataya, dinuguan, kakainin ko yan. Karne, kakainin ko yan. Now usually sa mga Hudyo, may tinatawag na kosher. Kosher. Now, ang ibig sabihin po ng kosher is, ito po ay isang masasabi natin style of killing bago po kainin ho ito. Usually, para sa mga Muslim, iba po ang tawag po sa kanila. Kung sa mga Jews, ito po ay tinatawag po na kosher, para naman po sa mga Muslim, iba naman po yung way of killing po nila ng mga hayop. At inaaali ho nila ito through prayer sa kanilang Allah, sa kanilang Diyos. So, sa mga Hudyo, ang kosher meal, there's a certain way of killing the animal, and then, kinakain po nila. Now, ang ginagawa po ng mga strong in the faith, kosher man yan, o hindi kosher, dahil ang Diyos ang may pag-aari nito, kakainin ko ito for the glory of God. Habang ang mga mahihina sa pananampalataya, kung hindi yan kosher, dahil hindi tayo makakita ng kosher, hanggang gulay na lang tayo. So yun po ang nagiging issue. So ngayon, in verse 3, hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano, ang tao na kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang, ang taong kumakain ng kahit ano, sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. Verse 4, at sa Diyos lang din sila mananagot, kaya sino ka para humato sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. Nang ibig sabihin, the point is, bakit mo huhusgan ang kumakain ng gulay? At bakit mo huhusgan ang kumakain ng karne o kahit ano? Kung parehas lang naman tayo mga alipin ng Diyos. Nang ibig sabihin, the only person that is righteously able to judge, ay hindi ho tayo, kundi ang Diyos. Bakit po? Dahil, maaari, ang mga kumakain ng gulay, hindi nila pinapaalam sa mga kumakain ng kahit ano, na ginagawa nila ito para sa Panginoon. At yung mga kumakain naman ng kahit ano, maaari, hindi nila pinapaalam sa mga mahihina sa pananampalataya, na ginagawa din nila ito para sa Panginoon. Pero ang point po dito, mga kapatid, is walang karapatan na hatulan ninuman kung ang ginagawa naman ng mga kapatiran ay hindi naman dumalabag sa Biblia. Dahil, they both serve Christ.
At kung ang dahilan lamang na pagkakahati-hati po sa iglesia ay napakababaw, walang kinalaman po sa justified verses in the Bible. Sabi ng Biblia, they should not judge. So masasabi ho natin sa talatang 1 hanggang 4, ito po ay tumutukoy sa pagkain. Pero there's another issue. Hindi lang pagkain. Kung ang mga mahihina ay hinuhusgaan ng mga malalakas, tignan po natin ang husga naman ng mga mahihina laban sa mga malalakas. Talatang 5, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kesa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ay bahalang magpasya para sa kanya sarili tungkol sa bagay na iyan. Verse 6, ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin ito para sa Panginoon dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Now, here's the question. Ano po yung araw na maaaring tinutukoy sa verse 5? Well, we know from verse 1 to 4, this is referring to the Gentile Christians, hinahatulan at hinuhusgan po nila ang mga kapwa mananampalataya who are the Jews tungkol sa kanilang kinakain. At posible dahil walang makita ang mga Hudyo na kosher, gulay lang ang kanilang kinakain. So ngayon, ang ginagawa naman po laban sa mga malalakas, ang ginagawa po ng mga mahihina is hinuhusga naman nila laban sa araw ng pagpupuri, araw ng pagsamba, araw ng pagbigay ng alay kay Kristo. Now, if this interpretation is correct, ang tinutukoy po ni Pablo dito sa talatang 5 ay yung mga Hudyo. Dahil para po sa mga Hudyo, ano po yung mga mahalagang araw para po sa kanila? Pista ng paglampas ng anghel. Araw ng pamamahinga. We can even say the Feast of Booths. Marami mga pista, marami po mga araw na napakasagrado po para sa mga Hudyo. And yet, under the New Testament, anino lamang ang mga pista, anino lamang ang mga araw na yan, patungo po kay Kristo. He is the fulfillment of these days. He is the fulfillment of these feasts. Bakit po natin nasabi ho yun? Well, kung babasahin po natin saglit ang aklat ng Colossians, Kapitulo 2, makikita ho natin that ang araw ng pista, makikita rin po natin that yung mga iba-ibang klase mga sagradong araw ay anino lamang para sa under the New Testament. Now, if we begin here, mga kapatid, let's begin here in verse 9. Verse 9. Sa talata 9, Colossians chapter 2, verse 9. Basahin po natin. Kaya huwag kayong padadala, dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya, na siyang pag-ulo ng lahat ng espiritu na mamuno na may kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritual. Ang pag-aalis na masamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. And then if you skip with me in verse 16, kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. So you see, what did the Sabbath day represent? What did the Passover represent? What did the Feast of Booths represent? What did Hanukkah represent? It all points to Christ. Kaya sa talatang 17, anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating.
Now, bakit ko po nabanggit ho ito? Because konektado ho ito sa Romans chapter 14. Maaari para sa mga Hudyo, sa kanilang konsensya, we must observe the Sabbath day. So usually, ang Sabbath po nila, may Sabbath po sila on the weekday, pero usually, ang Sabbath po nila lands on a Saturday. Okay? So para sa mga Hudyo, ang Sabbath day ay bumabagsak po on a Saturday. So maaari, nakikita po nila ang mga ibang Kristiyano po na ito, na hintil, and they're wondering, bakit hindi kayo nagtitipon? Bakit hindi kayo sumasamba? Bakit hindi kayo nakikisalo sa araw ng pamamahinga na para sa kanila, it is very sacred? O posible, bakit you're not partaking in the Passover? Bakit you're not partaking sa araw ng pag-aayuno? So, para sa mga strong in the faith, ang lahat ng araw are the same. Now, here's another question that might be a little bit tricky. Kung ang lahat ng araw ay pare-pareho lamang sa tao, at dapat siya lamang ang magpasya kung ano yung dapat niya piliin na araw na pagsamba sa Diyos, bakit pa tayo magtitipon pa on Sunday? And that's a very good question. Now, we can say, mga kapatid, that Romans chapter 14, bagamat sinasabi po ng Biblia na ang lahat ng araw ay pare-pareho lamang, it is to be understood in the Jewish context sa pananaw ng mga Hudyong Kristiyano. Pero, as the New Testament unfolds sa mga libro at aklat ng Bagong Tipan, makikita po natin mapahudyo man o mapahintil, nagtitipon lagi po sila on the first day of the week na kung tawagin po ng Biblia, the Lord's Day. So, hindi po ito tumutukoy sa, oh, total, hindi na ako papasok ng Sunday kasi pare-pareho lamang ito eh. That's not what Paul is saying. What Paul is saying is, ano ba yung naging pananaw ng mga Jews na itinuturing po nila sagradong araw para sa kanila? Which in this case would be the Sabbath day on Saturday. But under the new covenant, alam na mga Hudyong Kristiyano, alam din ng mga Hintil na Kristiyano, that Jesus rose from the dead on a early Sunday morning. Kaya makikita po natin throughout the book of Acts and Revelation chapter 1, na ang tinawag po sa araw na ito is the Lord's Day, araw ng Panginoon. So bakit po tayo nagtitipon tuwing Sunday? Is it because pinagpasya po natin na, you know what, let's just do Sunday? Hindi ho. When the Bible says Jesus rose again on the first day of the week, sa ating kalendaryo ng mga Hintil, first day would be Monday. Pero para sa mga Hudyo, first day would be Sunday. Okay? First day would be Sunday. At dahil si Mateo ay Hudyo, isinulat po niya sa Mateo 28:1 that early on the first day of the week, wala na po si Kristo sa libingan. So what does that mean? Kung on seventh day is on the Saturday, the first day or eighth day na kung tawagin ng mga Hudyo would be on a Sunday. So bakit po tayo natitipon on a Sunday? Bakit po natin inilalaan po ang ating oras bilang sagrado at alay bilang pagsamba sa Diyos on a Sunday? Is because we worship God as a church, alang-alang sa kinawa po niya para sa atin when He died and rose again from the dead. So kaya ho tayo nagtitipon on a Sunday. So best be assured, mga kapatid, hindi porket sinabi ho dito para po sa iba, pare-pareho lamang po ang araw, eh pwede na ho tayo sumamba na lang on a Tuesday or Monday and we decide that. Hindi ho. Ang tinutukoy po nito is the mindset ng mga Jewish Christians in regards to the Sabbath, day of fasting, or yung mga feast. Pero nakita na nga ho natin that ang mga ito ay anino lamang sa darating who would fulfill these things na walang iba kundi si Kristo. So ngayon, paano ho natin may i-apply ho yan sa ating buhay? Very simple. Sabihin ho natin, let's say, Brother Saldi, dinedicate po nila yung Mondays po nila for Bible study bilang pamilya. And then, hinatulan ko siya. Hinusgan ko siya. Brother Saldi, mali yan. Dapat Sunday lang na mag-Bible study kayo bilang pamilya. That is the Lord's Day. Hindi pa pwede Monday. Hindi tatanggapin ni Lord yan. Pero inaalay po niya ang Monday, alang-alang po kay Kristo.
Now, wala naman siya ginagawa masama. Wala naman sinasabi sa Biblia na labag ang kanyang ginagawa. Or for example, this Tuesday, hahayo ako. Tapos may humatol. Hindi pa pwede, kailangan every Friday lang. So tingnan ho natin mga kapatid, it now becomes legalistic. Na out of his love for Christ, pinili po niya ang araw na ito, maaari, yun lang ang oras niya. O maaari, yun lang ang maibibigay po niya because of the many things that is happening in his life. And yet, hinusgaan siya ng isang kapatiran in which dinedicate naman niya ito para sa Panginoon. Or tulad ng mga Pariseo, hinuhusgaan po nila yung mga tao sa kanilang pagbibigay. Eh kung yun lang ang kaya at taos-puso naman niya ibinigay ito para sa Panginoon, sino ho sila o sino po tayo para hatulan ang mga ito? The point is, ang sinasabi po ni Pablo, ang bawat isa sa kanila ay mananagot sa kanilang amo. At sino ho ang ating amo bilang mga mananampalataya? Si Jesus. Kaya kung babalikan po natin ang Romans 14, ipagpatuloy po natin ang basa. Tingnan niyo po yung paliwanag po ni Pablo sa talatang 6. Or talatang 7, I'm sorry. In Romans 14, verse 7, tingnan po natin. Wala ni isa man sa ating ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. So tatandaan ho natin yan. Matter of fact, yung talatang 8, sa ulo po yan ng mga bata. On our Sunday Catechism, pag tinatanong ho natin yung mga bata, kids, what is Romans 14:8? Sinisitas ho nila ito. And the reason why it's important that we memorize this verse, mga kapatid, is because whether in life or whether in death, pag-aari po tayo ng Diyos. We will return back into the hand of God. So that means, habang tayo nabubuhay po tayo, nagbibigay po tayo ng oras, binibigay po natin ang ating lakas, panahon, to the best that we can, para po sa Diyos. Kasi sabi nga po ni Pablo, for me to live is what? Christ. And to die is gain. So nakikita ho natin yung dalawang elemento. To live, para kay Kristo. To die, para din po kay Kristo. To die, para kay Kristo. To live, para kay Christ. So in other words, habang tayo po ay nabubuhay, let's give our best to Christ. At kung tayo man po ay mamamatay na, this is also for the glory of Christ. Now the question might be, bakit po ang ating kamatayan ay bumabalik pa rin po sa kapurihan ng Diyos? Kasi sino po ba ang nagtakda kung kailan po tayo mamamatay? Sino po ba ang may kapangyarihan bumawi na ating buhay? It is God. Kaya di ba sabi ni Job, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Kaya kamatayan man o tayo po ay buhay, it is all for the glory of God. Verse 9. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo, para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Verse 10. Kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang iyong kapatid kay Kristo. Yan ang pinaka-importante. Hindi sinabi, huwag mong hahamakin ang mga hentil o huwag mong hahamakin ang mga Hudyo. Para kay Pablo, sabi niya, hentil man ito o Hudyo, huwag mong hahamakin ang iyong kapatid. Yun ang kailangan po natin malaman, that every single time pala dumarating po sa atin ang tukso na posible hinahamak, hinahatulan, pinag-iisipan po natin na masama ang ating mga kapwa mananampalataya in the church. Hindi sila mga ordinaryong tao ho, kundi mga kapatid natin sa pananampalataya. Biro niyo ho yun, mga kapatid. No wonder why the Bible says, huwag natin sila hahamakin. Huwag natin sila huhusgan. Huwag natin sila, we could say, i-persecute. Why? Because they are our brothers and sisters in Christ.
Kumbaga sa mga magulang, ayaw na ayaw nila na nag-aaway ang kanilang mga anak. Ayaw nila na nagkakawatak-watak ang kanilang mga anak at yung mga magkakapatid. Ayaw na nakikita ng mga magulang na sila nag-aaway. Bakit po? Because they're one family. The same thing in the church. Ayaw ng Diyos na nagkakawatak-watak ang mga kapatid sa pananampalataya. So bagamat mahihina ito sa pananaw ng mga malalakas, at yung mga malalakas ay parang katitisuran para sa mga mahihina, the point na nais po iparating ni Pablo is, why are you guys fighting? Magkakapatid kayo in Christ. Binugbog si Kristo, sinapak si Kristo, dinuraan si Kristo, nagbitbit ng krus si Kristo, ipinako si Kristo ng 6 na oras sa krus ng Kalbaryo para na mag-away kayo? Hindi. Jesus lived, Jesus died, and rose again to unite both Jews and Gentiles in Him. So bakit kayo nag-aaway? Ito ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ni Pablo ulit sa kanila ang Ebanghelyo. Na may parte ang mga Hudyo sa kaligtasan, may parte ang mga Hintil sa kaligtasan, kaya dapat ituring na nila ang bawat isa bilang mga magkakapatid na nakay Kristo. Kaya sabi po niya sa talatang G, so huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang iyong kapatid kay Kristo, sapagkat, ito ang dahilan, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Nang ibig sabihin, ang Diyos ang buwabasa ng puso. Ang Diyos ang nakaalam kung talagang inilalaan niya ang araw na ito para kay Kristo o inilalaan niya ang pagkain na ito kay Kristo o kinakain niya ito o iniiwasan niya itong pagkain alang-alang kay Kristo. So dito napakalinaw that only God alone is the judge. So then, ano po yung pruweba ni Pablo na si Jesus ang hukom sa araw ng paghukom? Verse 11. Sapagkat sinasabi sa kasulatan. This is Isaiah 45:23. Ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Na bakit po sinitas ni Pablo ang Isaiah 45:23? Very simple. Kapag binasa po ang entire chapter of Isaiah 45, ito po ay tumutukoy sa konteksto na si Yahweh lamang po ang tunay na Diyos laban sa mga huwad na madyos-diyosan. Dahil in the book of Isaiah, para mapatunayan ng Diyos na siya lang ang tunay na Diyos, ano po yung magagawa ng isang tunay na Diyos na hindi magagawa ng mga diyos-diyosan? Number one, ang tunay na Diyos, kaya po niya i-predict ang mangyayari in the future. At ang mga huwad na diyos-diyosan, dahil wala naman silang buhay, hindi nila magagawa ho ito. Kaya in Isaiah 45, madalas na binabanggit po ni Yahweh, who can predict the past and the future? It is I, Yahweh alone. Pangalawa, sabi din po niya in Isaiah 45, I am the one true Lord, and besides me, there is no other. Siya lang ang tunay na Panginoon. Number three, I alone am your Savior, and besides me, there is no other. And yet, at the near end of that chapter, biglang sinabi ni Yahweh, kung saan sinitas po ni Pablo ang tekstong ito, he goes on to say, ang lahat ay luluhod. Ang lahat magtatapat at kikilalanin na ako ang Panginoon. Why? Because He is the true judge. He is the true predictor sapagkat Siya ang nagsabi at hindi babalik ito na walang kabuluhan. And He alone is the true Savior. But the question is, bakit ginamit po ni Pablo ang Isaiah 45 na tumutukoy kay Yahweh at inapply naman niya kay Kristo? Because yung Yahweh that has the power to predict, yung Yahweh that has the power to save, at yung Yahweh kung kanino kikilalanin siya bilang tunay na Diyos, ay walang iba kundi si Kristo. That's the reason. So bakit po niya sinabi ito, kikilalanin ako ng lahat ng tao? The point that Paul is making here, don't judge.
Why? Because you will be judged by Christ. Kaya nga in the Bible may tinatawag the judgment seat of Christ o kung tawagin the bima. Ang lahat ay haharap sa Diyos balang araw. At ano po ang pananagutan po natin? Sabi po sa talatang 12, kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. So here, ano po yung mga ginagawa na mahihina? Hinuhusgan po nila ang malalakas dahil po sa araw. Ano po ang kahinaan na ginagawa po ng malalakas laban sa mga mahihina? Hinahatulan po nila ang mga mahihina dahil sa pagkain na kanilang kinakain. So ngayon, base sa kanilang panghusga, base sa kanilang maling pananaw of judgment, sila naman po ang hahatulan ng Diyos balang araw. Kaya pagdating po dito sa talatang 13, kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Bakit po nabanggit dito, iwasan ang mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid? Because wrong judgment leads to division. And wrong judgment leads to bad relationships. Kapag yung mga malalakas, bitaw sila ng bitaw ng mga salita na hindi tama, na nakakasugat ng damdamin, na wala naman sila sa tamang lugar para sabihin yon, ang magiging pananaw ng mga mahina sa malalakas is, bakit ko mamahalin ito? Bakit ako magiging malapit dito? Ito yung sinasabi laban sa amin. Hinahatulan kami dahil kumakain kami ng gulay. At ang pananaw naman ng mga malalakas laban sa mga mahina, itong araw naman na ito, hinahandog namin sa Diyos. Bakit ako hinahatulan ng mga ito na dapat Sabado lang ang araw ng pamamahinga at pagsamba? So dahil po sa maling panghusga laban sa bawat isa, tumatakbo na ang utak sa isang masamang pag-iisip. At pag yung masamang pag-iisip ay napuno na ng kadiliman, ang pagtingin sa kanilang kapwa mananampalataya na kapatid in the faith ay hindi na po magiging maganda. At nais po gamutin agad ni Pablo na huwag humakbang sa ganong klaseng situation. Kasi pag ang dalawang kampo ay hindi nagkaisa, paano pa masosuportahan ang pagpapalaganap ng magandang balita kung yung kampo 1 at kampo 2 ay hindi nagkakaisa? So ngayon, sabi po sa talatang 14, dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Jesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. So, nandyan yung kalayaan dahil kay Kristo. Pero kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. So, alam ni Pablo kung paano po gamitin ang kanyang kalayaan. Bagamat may kalayaan siya, kainin ang anumang pagkain, pero kung alam niya hindi ito makakabuti, bakit pa niya gagawin? Ang ginagawa ng mga malalakas, may kalayaan sila dito, pero kulang sila sa pag-ibig. Hindi na bali masugatan, hindi na bali matisod, hindi na bali magalit ang aking mga kapatid sa pananampalataya na mahihina. Basta importante, may kalayaan ako kay Kristo, kakainin ko whatever I want to eat. Makasarili ang tawag doon. Si Pablo may pagpipigil. Ang pagpipigil pala, hindi lang pagpipigil sa sinasabi o pagpipigil laban sa galit o pagpipigil sa mga biruan. Ang pagpipigil ay nasa anyo din na may kakayahan ka na gawin ang isang bagay, pero alang-alang po sa iyong kapatid sa pananampalataya, pipigilan mo ang iyong sarili bilang halimbawa ng pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba is, you have something that you're capable of doing, but you don't want to use it. That's humility. Tulad po ni Kristo. He's God. May abilidad po siya na gawin whatever he wants to do, pero he submitted to the will of the Father. He has the ability, but he chose not to use it. So ganoon din ang nakikita ho natin dito. Talatang 15. Kung nasasaktan ang iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipapahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain dahil namatay din si Kristo para sa kanya. Bino mo kung gaano po kabigat ang kasalanan na ito? Akala ho natin pala na ang pinakamabigat na kasalanan
is yung makatisod ka ng kapatiran dahil lang po sabihin na natin may ginawa kang masama. Hinamak mo siya physically. O nagnakaw ka. Or we could say you've done something so scandalous. Pero kahit ang pagkain pala ay nagiging mabigat na kasalanan pag ipinagpipilit ang isang bagay to the point na tisod ang isang kapatid in whom Christ died for. Halimbawa, Brother Joel, malakas ang kanyang pananampalataya. Ako naman, mahina ang aking konsensya. Para sa akin, Leviticus 17:11 says, any food that has blood, dapat hindi kainin. Eh, biglang kumain si Brother Joel ng diniguan. May puto pa. At habang sinasawsaw niya yung puto, harap-harapan ho yun, no? Kain ho siya ng kain. Ang sarap in Jesus' name. Ang sarap in Jesus' name. Ako naman, I'm broken inside. Nagkakasala to. Eh, alam ni Brother Joel yung dapat niyang gawin. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang gutom. Mas inuna po niya ang kanyang gutom kesa sa aking nararamdaman. So sabi po ni Pablo dito, huwag mong ipapahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil sa pagkain. Biro mo. Kaya ako umalis sa church, pag tinanong ng mga ibang kapatiran, bakit umalis si Brother Joshua? Dahil kumain si Brother Joel ng diniguan. So sino ho ang mananagot? Hindi ho ako. Kasi mababaw ho ang aking pagkaalam eh. Ang mananagot, yung nakaalam. Kaya nga di ba sabi po ni Santiago, to him that knows to do good but does it not, to him it is sin. So ngayon, sabi po ng Biblia in verse 16, kaya huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Na kahit alam mo mabuti at may karapatang gagawin ito, pero alang-alang sa kapatid mo sa pananampalataya that may not have that current knowledge, don't do it. Don't do it. Sapagkat, verse 17, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ano yung inumin na yan? Malalaman po natin yan mamaya. Kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Nang ibig sabihin, the kingdom of God is not about food, it's not about wine, it's not about observing days. Ang tunay na kaharian ng Diyos is not a building. It's not a temple in Jerusalem. The true kingdom of God is yung pagkilos ng Espiritu Santo sa atin bilang templo ng Diyos. At ang bunga is goodness, righteousness, and peace sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. So here's the question. Pastor, paano ko po malalaman that hinahanap ko at ninanais ko to pa rin ang kalooban ng Diyos sa konteksto ng kanyang kaharian? Kasi minsan eh, nasasabi natin eh, seek ye first the kingdom of God. Anong ibig sabihin na hanapin muna natin, unahin muna natin ang kaharian ng Diyos? Ito ho yun. Kapag sinisikap po natin hanapin ang pagkakaisa, kung sinisikap po natin hanapin ang nakabuti, kung sinisikap po natin ang matulungan ang mga mananampalataya, lumakas ang iglesia, tinutupad natin ang kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya naman, sabi po dito sa talatang 18, ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. So yun pala nakakalugod sa Diyos, hindi pala pagkain lang. Verse 9, kaya pagsikapin natin gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpagtibay sa isa't isa. So yun palang trabaho ng mga members in the kingdom of God. What edifies and what builds up the church? Yun ang kailangan po natin alamin. Does fellowship build up the church? Dun po tayo. Does prayer build up the church? Dun po tayo. Does encouragement and exhortation build up the church? Doon po tayo. Kung ano po ang magbibigay ng kapayapaan at makapagtitibay sa ating pananampalataya, gawin ho natin. Verse 20, huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas na ng Diyos nang dahil lang sa pagkain. So inulit na naman ni Pablo,
Huwag mong hamakin ang iyong kapatid dahil sa pagkain. Huwag kang maging dahilan ng katitisuran sa mga iniligtas na ng Diyos dahil sa pagkain. Kundi, sabi ng Biblia, lahat ng pagkain ay maaaring kainin. So malinaw yan, lahat. Dinuguan, lahat. Puto, lahat. Gulay, karne, lahat. Pwede. Kaya lang, ito ang kondisyon. Pero, ang pagkain ito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. So, ang nakikita lang po ng mga malalakas, pwede, 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 pwede. Pero ang hindi nila nakita, yung salitang pero. At ano yung pero na yon? May natitisod. May konsensya na inuusig. So ngayon, verse 21, mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak. Yung pala yung inumin na tinutukoy dyan. Uminom ng alak o gawin ang isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Now here has been a question before. Pastor, pwede po ba uminom ng Crown Royal? Pwede po ba uminom ng Red Horse? Pwede po ba uminom ng Smirnoff? Here's the question, mga kapatid. Ano ba yung motibo natin? Yun ang unang mong tatanungin. Tulad ho nito, may mga nagtatanong, Pastor, masama po ba manood ng movie? Pastor, masama po ba pumunta ng theaters? Pastor, masama po ba maglaro ng video games? Pastor, masama po ba mag-sports? Here's the question. What is the motive? Kung ang motibo is not to glorify Christ, kung ang dahilan is not to be closer to Christ, then alam na ho natin ang sagot. Kaya in regards po sa inumin, is it wrong to drink alcohol? Ano ba yung motibo? Para na makatisod? Para maglaseng? O umiinom tayo para sa Diyos? At kung umiinom man po tayo sa Diyos, who's around you? Sino yung nasa paligid mo? Do they also have an understanding? O mahina ang kanilang pananampalataya? So sabi ng Biblia, kung dahil sa inumin, dahil sa pagkain, o dahil sa araw, yun ang magiging dahilan kung bakit siya natisod, huwag mo na lang gawin yun. Dahil mananagot pala ho tayo sa Panginoon. So sabi po dito sa verse 22, kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya. Dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama, nang ibig sabihin, yung mga malalakas, hindi sila inuusig kasi alam nila ginagawa nito para sa Panginoon. Pero, it's between them and God. If that means kakain ka ng dinuguan sa washroom para walang makakita, that's between you and God. O iinom ka for the glory of Christ in private, that's between you and God. Pero sabi nga ho dito, sa verse 23, pero ang sino mang kumakain na may pag-aalinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala sa pagkakasalanan ng anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating pananampalataya. Anong ibig sabihin niyan? Well, let's say for example, inabutan po ako ni Brother Joel ulit bilang halimbawa. Oh, dinuguan no? Sabi ng Biblia, all of this belongs to Christ. Nilinis na ni Kristo, kainin mo na yan. Pero sa akin, I'm not persuaded completely. I'm not 100% sure yet, theologically. So habang kinukuha ko po ito, kahit nakainin ko, pero kung ang aking konsensya ay inuusik pa rin, nagkasala pa ako sa Panginoon. Now, here's the applying factor ho sa ating buhay. Itong klaseng katuruan at prinsipyo, hindi lamang po limitado sa pagkain o sa araw. Sa lahat ng desisyon ng ating buhay, bahagi ho ito. Kung may binili ka, pero inuusig ang iyong konsensya, nagkasala ka pa. O may pinuntahan ka, pero inuusig ang iyong konsensya, nagkasala ka pa. O may ginawa ka, pero inusig ang iyong konsensya, nagkasala ka.
Ang sabi ng Biblia, anuman desisyon, anuman gawin po natin, kailangan malinis ang konsensya. Nagbigay ka sa church ng offering, pero ang bigat-bigat, nagkasala ka pa. Pumasok ka sa church when you know you have something that you need to fix in your home. Kailangan kayo magkaayos mag-asawa, pero hindi mo ginawa, nagkasala ka pa. So sabi ng Biblia, whatever you do na hindi angkop sa iyong paniniwala, in your conscience, nagkasala po tayo. So tingnan niyo ho ito mga kapatid. Ang chapter 14 from verse 1 and verse 23, meron po silang inclusio or sandwich na topic. It's faith. Verse 1, nagsimula po si Pablo, pananampalataya. Verse 23, natapos sa pananampalataya. So ano po yung pinaparating sa chapter 14? Kung ang ating pananampalataya ay hindi tama, makapaghuhusga po tayo. Mananagot po tayo sa Diyos. Kainin man, inumin man, araw man, desisyon man sa buhay na hindi angkop sa ating pananampalataya, mananagot po tayo sa Diyos. So the question is this evening, mga kapatid, may nagawa po ba tayo na hindi angkop sa ating paniniwala? Na kahit alam ho natin, may kalayaan ho tayo, pero inuusik pa rin ho ang ating konsensya at nagtuloy pa rin ho tayo dun sa rota na yon at ginawa pa rin natin, and yet inuusik ka sa iyong konsensya, maaaring nagkasala ho tayo. Pero here's the rule of thumb para maiwasan ho natin magkasala. Kapag yung ginagawa ho natin ay hindi naman labag po sa kalooban ng Diyos at hindi tayo inuusik sa ating budhi at alam natin hindi nakakatisod sa mga tao na kapaligid ho sa atin, gawin ho natin yun. Pero bagamat na alam natin may kalayaan ho tayo, hindi naman inuusig ang ating budhi, pero alam mo yung mga nasa paligid mo, uusigin po ang kanilang budhi, huwag mo nang gawin. Kung alam mo naman makakatulog sa kanila. So anuman desisyon na gawin po natin mga kapatid, the point is, do everything for the glory of God at sa ikabubuti ng ating kapwa. That is the point of Romans chapter 14. Kaya, kung gusto mo kainin ng anumang pagkain, go for it. But do it for the glory of Christ. At wala sana matitisod. At kung tayo ho ay gagawa ng desisyon, make sure yung desisyon po natin, hindi tayo uusigin sa ating budhe dahil alam natin merong mali pala doon. Pero ito po ang kagandahan. Kung tayo man ho ay nagkasala, may kapatawaran naman po sa Panginoon. And if we go to Christ right away and say, Lord, patawarin niyo po sa aking mga nakagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa, tulungan niyo po ako na hindi na maulit yun. Tulungan niyo po to walk in what is right na angkop sa pananampalataya. Kaya nawa po meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral dito po sa Romans chapter 14. And by the grace of God, natapos po natin ang buong chapter. So hahakbang naman po tayo sa chapter 15 next Friday. So nais ko pong buksan ang ating question and answers floor nitong evening sa mga kapatiran who may have questions that is related or unrelated sa ating paksa. Does anyone have any questions po this evening? May mga katanungan po ba? Questions related, unrelated sa ating pinag-aaralan, ho? Brother Joel? Mayroon din ba kinalaman yun sa nagtatalo ang Anghel Gabriel sa yung Gabriel ba yun? Michael? Laban doon sa bangkay ni Moises, ha? May kinalaman din ba yun bakit eh hindi sabi nga sabi ng anghel ng Diyos eh ano may sinabi siya na ano eh na sawayin ka na lang ng Panginoon. Ka, yeah. Sawayin ka. Hindi na hinatulan yung isang anghel dahil nga wala siyang karapatan na magmatol dahil ano lang siya anghel pero yung ang talagang hahatulan Diyos eh.
Sure, there's a may kahawig, but because Jude is citing from the pseudepigrapha, which is yung assumption of Moses, kasi doon po niya nakuha yun. So I would say that yung pinaka principle ng mensahe kung bakit po ginamit po ni Jude yun is to pretty much show that ang Diyos lang talaga ang hahatol balang araw. Pero kung totoo man po yun na nag-aaway po yung dalawa, if that's a real account, then kitang-kita ho natin that all judgment belongs to God. So, kasi po itong mga anghel nito, nagagawa nila na masabi na kawayin ka nawa ng Diyos, di ba? Ibig sabihin talagang yung sinasabi ni Pablo, may kinalaman nila. Kaya sabi ho niya, the Lord rebuke you. Kasi ang gawain po ni Satanas, the name Satan means slander. So yun ang gawain po ni Satan. In Revelation 12, siya po yung itinuturing po accuser of the brethren. Day and night, lagi niya hinuhusgaan ang mga kapatiran. So kung totoong account ang naganap po in Jude na talagang naglaban po yung dalawa, we could say that para hindi siya maging katulad ni Satanas, ipinuubaya po niya ang paghatol to God. Okay? Very good po. Exactly po, yeah. Anyone else have any questions? Related, unrelated sa ating mga pinag-aaralan? Any questions, ha? Ba? Mukhang malang... Oh, Nino. Mm-hmm. So Romans chapter 5, verse 14. Ah, okay. So sabi ho dito, Ninong, kung sisimulan po natin sa talatang 12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya dumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Verse 13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Verse 14, ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. So dito ho, Nino, nakikita ho natin that sa talatang 12, bagamat yung mga binabanggit po sa talatang 14 ay hindi nagkasala specifically tulad ng ginawa po ni Adan, which is kumuha po ng prutas, kahit na hindi ginawa ng ibang tao ho yun, pero itinuring pa rin po sila makasalanan dahil lumagana po ang kasalanan at kamatayan sa mga binhi ni Adan. So dito ho natin nakikita ho na bagamat hindi specific na sin tulad po ni Adam ang kanilang ginawa, pero dahil ang lahat po ng tao ay nagmula kay Adan, damay po tayong lahat. And therefore, lahat po ay nagkasala pa rin. Okay? Thank you po. Good question. Anyone else have any other questions? Related or unrelated? Tungkol po sa pagkain, inumin. Okay? Well, going once, going twice, pag-aari niya at tanging kayamanan at isusulat na nila ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa Malachi 3, ha? Malachi 3, anong verso yun, sister? Isusulat po ang kanilang pangalan po sa aklat ng buhay? 16. Okay, so sabi ho dito sa talatang 16, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon, narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan, ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan
ng Panginoon para maalala niya silang may mga takot at kumikilala sa Kanya. So sabi ho dito, then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard, a scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. So itong salitang a scroll of remembrance is not necessarily po book of life, kundi in the ancient times may tinatawag po na registrar. Now ang registrar po is usually isang mahabang scrollyo kung saan inilalagay po yung mga citizens, o minsan sa panahon po ni Nehemiah may tinatawag din na registrar kung saan isinusulat ang mga pangalan ng mga taong naging tapat o tumulong sa pagbubuo po ng templo. So here, it is most likely another way of indicating that hindi siya literal na scrollyo in the sense of heaven, kundi it's just another way of saying, alam ng Diyos yung mga nagiging tapat sa Kanya. Kaya ang sabi ho dito, a scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Now the question is, sino po yung mga taong God will remember? Well, sabi nga po dito sa talatang 16, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. So the question is, sino po ang gagalang, sino po ang re-respeto sa Diyos, sino po magmamahal sa Kanya? Yung mga taong remnant, kasi pag sinabi remnant, yung mga taong itinara ng Diyos for His purpose only, which would be yung mga pinili po ng Diyos. So usually in the Old Testament, pati na rin po in the New Testament, yung salitang remnant ay katumbas po ng salitang mga pinili o yung mga elect of God. So here we could say that the basis kung bakit God remembers His covenant with these people is because sila po yung mga gumagalang sa Panginoon. Sila po yung gumagalang. Okay? Hopefully that answered your question, huh? Mm-hmm. At narinig mo kami na nag-uusap-usap tungkol sa iyo, and then dahil doon, and in comparison lang, and dahil doon, parang kinikilala mo na kami. Mm-hmm. And then sa mga sumusunod pang verse, sinabi pa doon na itinuturing ko na silang akin at tanging kayamanan. Mm-hmm. Sure. Hindi ba yung ganon? Yung parallel, ha? Mm-hmm. So we could say, ho, in regards to that example and parallel, ho, bagaman it's a good illustration, pero dahil ang Malakias ay tumutukoy specifically to the nation of Israel, hindi pangkalahatan ho ito, but the nation of Israel, sa mga pare na nagkasala, sa mga taong bumalik sa mga Diyos-Diyosan, sa mga taong nagnakaw sa templo, so ang tinutukoy niya ho dito specifically is the nation of Israel. Na kung ito po ay pangkalahatan, here's gonna be the difficulty po, sister. Ang lahat po ng tao sa buong daigdig, pangkalahatan, ay bibigyan po ng taxation of 10%. Kasi in Malakai, dito yung katuruan ng tithing. So kung hindi ito puro, para lamang po sa Israel, ang lahat ng tao that's ever lived ay bibigyan po ng tithing tax of 10% and more every single day. So dahil po ito is specifically for the nation of Israel, at sila naman po talaga ay nakakilala po sa Panginoon, yung mga nagpapatuloy sa kanilang paggalang sa Diyos would only be a reference to them. Would only be a reference to them. And bakit po yun ang paniniwala ho dito? Is because if you go to verse 1, tignan nyo ho, hindi po ito pangkalahatan ho eh. This is specifically for Israel. Malachi chapter 3 verse 1. Tignan niyo po yung gospel prophecy tungkol po kay John the Baptist at sa Mesiyas. Sa talatang 1 na Malakias 3, sabi ho dito, makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na iyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang iyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. So sino ho ang tinutukoy po dito?
It is a reference to John the Baptist that's going to represent Jesus Christ. At sino, ano po yung kasunduan na tinutukoy po dito? Yung kasunduan na hindi po matupad at maipamuhay po ng mga Israelita in whom kinakausap po ni Malachi in this book. So hindi po ito pangkalahatan, it is specifically referring po to the nation of Israel. Okay? Kasi kasunduan po ang sinabi. So yung mga Hintil, wala ho silang kasunduan. Only the Jews have this kasunduan, pero hindi po nila nasunod ho. Okay? Good question po, good question. Anyone else have any other questions? Anyone else po may mga katanungan? Okay? Going once, going twice. Alright, so kung wala na po tayo mga katanungan, tayo po ay magpasalamat po sa Diyos through means of doxology.